Magandang araw mga kapatid. Sa video na ito, ang kikilalanin natin ay mga malalakas na anghel na nabanggit sa Biblia. Ang mga anghel na ito ay hindi ito likhang isip lamang o gawa ng isang sikat na direktor ngayon. Ang Biblia ay maraming beses na binabanggit ang mga anghel. At ang Biblia din ang nagpapatunay na ang mga anghel ay totoo. Mga kapatid, ang anghel ay isa din sa mga nilikha ng Diyos. Sila ay may kapangyarihan pero hindi po nila kapantay ang Panginoong Diyos. Ang mga anghel ay pantay-pantay lamang na nilikha ng Diyos. Bagamat sa mga pagkakataon, ang mga anghel ay may mga ranggo o rang doon sa tahanan ng Panginoon o sa langit. Ngayon, tatalakayin natin ang apat na malalakas na anghel na nabanggit sa Biblia. Una sa listahan ay ang anghel na si Michael o si Miguel sa Tagalog. Angel Michael ay nabanggit sa Book of Daniel, Book of Jude, Book of Revelation. Ang anghel na si Michael ay malakas o warrior dahil kadalasan siya ay konektado sa mga labanan o digmaan. Kumbaga, siya ang anghel na laging lumalaban. Daniel chapter 10 verse 21. Naparito ako upang ipaliwanag sa inyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa paikipaglaban ko'y wala akong makatulong kundi si Miguel na iyong pinuno. Sabi naman po sa Jude chapter 1 verse 9, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon. At ang sabi po sa Book of Revelation chapter 12 verse 7, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Mga kapatid, pag sinasabi pong Miguel ay hindi po mawawala ang salitang digmaan o labanan. So dito po pinapakita sa atin ng Biblia na si Angel Michael o Miguel ay malakas na anghel na laging handang lumaban sa ngalan ng Panginoon, lalong-lalo na kay Satanas. Bukod pa sa pagiging matapang ni Michael, ay sinasabi pong siya ang protektor ng bansang Israel. Nakita natin mga kapatid na mula noon at magpahanggang ngayon, ang bansang ito ay wala pang nakakatalo. Alam nyo bang marami ng bansa ang nagtangka na alisin sa mapa ang bansang Israel at maalis sila sa mundong ito, pero walang kahit isa ang nagtagumpay. Sabi nga po dito sa Book of Daniel chapter 12 verse 1, sa panahong iyon darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. Nakita po natin kung paano dinescribe ng Book of Daniel itong si Miguel o si Michael, kaya walang makagalaw sa bansang Israel dahil nasa pangangalaga ito ni Michael. Maliban sa pagiging isang warrior ni Michael, may ilang scholar po na nagsasabi na siya ang anghel na maririnig pag dumating ang rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos at mga Panginoon at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Kitang-kita po natin mga kapatid na mahalaga ang ginagampanan ni Michael mula noon at sa mga darating pang mga panahon. Pangalawa naman ay si Angel Gabriel.
Ito naman pong si Gabriel ay isang mensahero o messenger. Siya ang tagapagdala ng mga importanteng mensahe ng Diyos sa mga tao. Itong si Angel Gabriel ay nagpakita sa tatlong mahalagang tao sa Biblia. Una ay kay Prophet Daniel. Ang sabi po dito sa Book of Daniel chapter 8 verse 16, at mula sa pampang ng ilog ulay ay narinig ko ang isang tinig ng taong nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. Pangalawa naman ay kay Zakaria para sabihin ang kapanganakan ni John the Baptist. Ayon sa Book of Luke chapter 1 verse 19, sumagot ang anghel, ako ay si Gabriel, nakatayo sa harapan ng Diyos, isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ang muli ay nagpakita si Gabriel kay Birheng Maria upang sabihin na siya ay magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol na lalaki at ayon ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Luke chapter 1 verse 26 to 27, kaanim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. So, isinugo po ng ating Panginoong itong si Gabriel sa mga mahalagang tao sa Biblia upang sabihin ang mensahe ng Panginoon, ang kahulugan ng pangalang Gabriel ay God is great, o sa wikang Tagalog, ang Diyos ay dakila. Ang pagdadala niya po ng mensahe ng Diyos papunta sa mga tao ay nagpapakita lamang po yan na si Gabriel ay malakas na anghel dahil siya po ang ginagamit ng Panginoon upang ibigay ang salita ng Diyos. So si Angel Gabriel ay ginagamit ng Diyos ayon sa Biblia. At ang pangatlong anghel ay isa siya sa mga fallen angel. Noon po ay isa siyang anghel, siya ay binagsak ng Diyos. Ang pangalan ng anghel na ito ay si Abaddon. Isang beses lang binanggit si Angel Abaddon sa Biblia. Siya ang namamahala dito sa Abyss. Siya ang leader ng mga masasamang espiritu doon sa lugar na iyon. Ayon naman po sa Book of Revelation chapter 9 verse 11, ang pinuno nilay ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. Ang ibig sabihin po ng Abaddon ay destroyer. So siya ang anghel na naninira. Ito pong anghel na ito, siya po ang mangunguna sa mga huling araw. May mga lalabas na masasamang nilalang at sasaktan ang mga tao. Ito yung panahon ng tribulation. Ito ang panahon na sobrang torture ang mararanasan ng mga tao. Na sa sobrang hirap, mas pipiliin pa nilang mamatay, ngunit hindi nila ito masumpungan. Ang mangunguna po sa pagpapahirap sa mga tao ay walang iba kundi si Abaddon. So mga kapatid, makikita natin na may kapangyarihan si Abaddon at gagamitin niya ito sa kasamaan para magpahirap, manira pagdating ng mga huling araw. Ang panghuli ay isa din po siyang fallen angel, si Lucifer. Kilala naman po halos lahat ng tao sa mundo kung sino si Lucifer. Siya po ang sinasabi nating Satanas.
binagsak po siya ng Diyos dahil sa kanyang pride o pagiging mapagmataas na may kagustuhan na maging katulad niya ang Diyos. Ayon po sa Book of Isaiah chapter 14 verse 12, O maningning na bituin sa umaga, anak ng buhang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa bansa. Bago pa man po maging masama itong si Lucifer, alam naman natin na siya ay isa sa pinakamagandang anghel sa langit noong araw. At sinasabi nga po ng ilang scholar, siya po ay isang worship leader doon sa langit. At talagang napaka makapangyarihan talaga ni Lucifer nung time na nasa langit siya. Nung binagsak siya ng Diyos, hindi po nawala ang kapangyarihan niya. So ngayon, ginagamit niya ito para manira at mangwasak ng tao sa mundo. Yan po ang apat na anghel na binanggit po sa Biblia. Marami pa pong anghel na talagang ginamit pa po ng Diyos sa kasalukuyan at sa padating na huling araw. Marami pong gagampanan ang anghel. Abangan po natin ang gagawin ng mga anghel sa rapture, tribulation, at sa second coming ng ating Panginoon at sa 1,000 taon na pamumuno ng ating Panginoon at sa bagong langit at